Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay kukuha tayo ng kangkong dito sa aming bakuran. Ito guys ang itsura ng kangkong. I-adobo natin to, ulam natin ngayong gabi. Yan guys. Pwede rin tong kilawin. Hello everybody! So nagbabalik ang magandang Maya. So for this video ay kukuha tayo ng kangkong. Kung makikita ninyo, ang kangkong ay super taba dahil alagang-alaga yan ng lola Monico. Palagi niya yan ginidiligan at inaabunuhan. Almost 1 week na akong hindi nakapag-post dahil super busy ako sa school. Puro kasi kami performance ngayong 3rd quarter. Kaya kung na-miss nyo ako is comment down below, charot lang. Pero guys, na-miss nyo ba talaga ako? Kasi kung hindi, edi wow. Siyempre, habang pinapanood nyo ang aking video ay isubscribe nyo ako. Pinutin nyo yung subscribe button at saka i-click nyo yung notification bell. Tapos comment kayo kung ano pang magusto nyo yung i-vlog ko. Pero dapat mga kakaiba. Mga kakaiba like kung gusto nyo umakyat ako sa puno, umakyat ako sa bukid. Siyempre, go lang tayo dyan sis. Alam nyo guys, hindi talaga ako makapaniwala na mula sa 9 subscribers ko ay naging 100 plus na tayo. Kaya guys, go lang. Dito na part na yon ay tawang-tawa kami kasi si James Paul ay gusto magpa-edit sa akin dahil meron daw silang project na magva-vlog sila. So sa akin siya lumapit kasi magaling ako mag-edit guys. So sa mga gustong mag-edit dyan, hindi naman ako masyadong expert pero syempre marunong ako. Pinipilian namin yan dito yung kangkong. Kapag maganda yung dahon, syempre yun ang iluluto natin. Kapag hindi naman maganda at saka merong sira or butas yung dahon ay hindi natin yan idadala sa ating luto. Tapos, dito sa part na yon ay si Jamela ay gusto niya talagang magkangkong chips kami kasi nagustuhan niya yon yung ginawa namin, last vlog namin yon. Tingnan nyo na lang kung curious kayo kung ano ba yung kangkong chips. Homemade kangkong chips lang yon guys, pero syempre masarap dahil ginawa namin yon ng sauce, kakaibang sauce na hindi ko na alam kung paano gawin ngayon. Pangatlong voice over ko to guys, yung una yung ano ba yung palawan, parang iniipit yung boses ko dun guys kasi hindi pa nga ako masyado sanay. So ito yung pangatlo, hindi ko alam kung maganda pa to pakinggan or ano, basta tinatry ko yung best ko na maging maganda yung boses ko. Parang panglalaki kasi yung boses ko guys, hindi naman parang panglalaki pero malakas yung boses ko guys. Tapos parang pwede siyang pang horror, kaya hello guys, kung sino mga gustong gumawa ng horror movies, I'm here, taga-sigaw. Carry ko pa yung sumayaw guys, pero yung kumanta, agoy, wag na lang. Pero guys, natatandaan ko noon na kumanta ako sa video kyan guys. And I'm so very proud to myself kasi naka 100 ako guys. Akalain mo yun, hindi ko alam. Pero parang sira talaga yung video kyan nila. Charot. Tapos yung favorite na kinakanta ko talaga sa video kyan ay yung Breathless ba yun guys. Super, parang ano yun. Come on, leave me breathless. Parang ulan na. Kung uulan man mamaya sa inyo, I'm really sorry guys dahil sa pagkanta ko to. Pero akalain na, maganda yung boses ko kapag kumakanta sa cellphone. So, dito na tayo sa part na maghuhugas na tayo ng kangkong. Siyempre, dapat hugasan natin yan ng mabuti. Baka may germs, dumi-dumi pa o kung ano yan. Dapat ikalawang hugas yan. Pasensya na guys, yung background ko ay super, meron talagang hangin. Umiihip yung hangin kasi nandito po ako sa labas ng bahay. Opo, sa loob po namin ng bahay ay nanonood ang gwapo kong kapatid ng Coco Melon. Siyempre, mas gugustuhin ko na lang na hangin yung magiging background ng pag-voice over ko kasi yung Coco Melon guys na ang lakas ng tunog. Tapos maganda kapag dito ako nag-voice over sa labas ng bahay dahil makikita mo yung mga nature, mga bundok, mga ibon na lumilipad, super payapa talaga guys, super ganda. Tapos sinamahan pa ng ganda ko, diba? Perfect! Dito na ako sa part na nagbabalat na ako ng sibuyas. Pero habang nagbabalat ako ay naiiyak talaga ako guys. Pinapaiyak ako ng sibuyas. Imagine, isang sibuyas lang ang magpapaiyak sa magandang Maya. Kalain mo yun. Grabe ka sibuyas, pinapaiyak mo ko. Wala namang kasalanan sa iyo, kaya wala akong magagawa kundi maghilamos na lang ang Maya. Kasi hindi talaga kaya ang iyak ko dahil sa sobrang sibuyas. Ano ba ang meron sibuyas ito at bakit pinapaiyak niya ako? Ako lang ba o pati rin kayo na kapag naghihiwa ng sibuyas ay naiiyak talaga ako?
Ito pala yung mga ingredients ng pag-aadobo ba? Oo, pag-aadobo ng kangkong guys. Kailangan mo ng sibuyas, bawang, norpork, at saka magic. Siyempre, kailangan mo rin ng toyo at saka ng asin. Paano ba mabubuo ang adobo? Kapagulang toyo, diba? Isip naman. Alam nyo ba guys na gustong-gusto ko talaga, mahilig ako maghiwa ng mga sibuyas na kung ano-ano pa yan. Pero guys, ang problema lang ay sobrang bagal ako maghiwa para maabutan tayo ng 2025, diba? Hindi na hangin ang aking background guys, kung hindi ay sim na at saka pulpog ng martilyo. Pasensya na, hindi na nga maganda ang boses natin ay may pulpog pa ng martilyo, diba? Dito na tayo sa pagluluto ng kangkong, kung saan ay napainit ko muna yung karwagan pan guys, or ano ba yan sa Tagalog, nakakalimutan ko na. Kawali pala, makakalimutin na. Pasensya, hindi tayo Tagalog eh, laking hiligay nun. Sa mga hindi nakakaalam, ang kawali guys, sa dito sa amin ang tawag ay karwagan, eh, diba? Pareho nagsastart sa K. Sabi nila, yung kangkong daw ay yung pambansang gulay. Totoo ba? Comment nga kayo. Hindi ko alam kung siya talaga ang pambansang gulay. Kaya tinatanong ko kayo. Kaya, please, sumagot ko sa akin. Kung makikita ninyo, ang kangkong ay parang hindi pa makakasya sa ating kawali, guys. Pero mamaya, kapag luto na, kapag lata na siya. Lata ba? Tama ba? Ewan ko. Basta kapag naluto na siya, guys, hindi na siya ganyan karami. Kapag nagluluto tayo ng kangkong, ay dapat haluin natin ng haluin para madaling maluto ang ating kangkong. Ang akala ko pa nung una ay dapat natakpan para maging maluto, pero guys, yung sabi nila daw ay haluin lang natin ng haluin kasi yan daw ay mabilis lang lutuin kapag haluin lang natin ng haluin. Paborito ko yung kangkong guys, lalo na kapag kinikilaw yan, super sarap talaga. So dito sa part na yon ay meron ang nagpalit sa akin guys dahil hindi ko marunong maghalo at magluto ng kangkong. Shout out sa mga kaibigan nito at siya pala guys ay isang OFW sa Qatar. Matagal na siyang nagtratrabaho sa ibang bansa pero hindi niya pa rin makalimutan kung paano lutuin ang kangkong, o diba? Sa next video ko guys, ay yung i-vlog ko siguro ay yung kapatid ng kangkong, char. Hindi siya kapatid pero magkapareho yung kangkong at saka marabilyas. Kung hindi niyo pa alam kung ano yung marabilyas, ay i-vlog ko para malaman niyo kung ano yun. Mas masarap ang marabilyas kapag kinikilaw siya guys. Tapos, kung para malaman ninyo ang marabilyas ay magpaparami din ng ating dugo. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog ang marabilyas. Basta yan ang tawag dito sa amin. Yan ang pinapakain ni mama sa amin ng ate ko dahil minsan ay kinukulang kami ng dugo. Guys, nauubusan kami dahil siguro sa puyat dahil kami ng mga good student. Sa pagluluto pala ng adobong kangkong ay kailangan rin ng suka. At yun ay hindi ko alam. Akala ko sa adobong manok lang yan o baboy nila lagyan ng suka ang mga adobo pero pati rin pala sa kangkong. Nako, hindi ko talaga alam. Tingnan ninyo ng mabuti ang ating kangkong at hindi na siya sobrang rami guys. Hindi na siya umaapaw sa ating kawali dahil naluto na siya. So, syempre, kakainin na natin yan. Titikman na natin yan. Titikman natin kung masarap ba ang kangkong. Kaya gumamit talaga ako dyan ng cold pork. Super sarap niya guys. And don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel for more videos. Bye! Love you guys!